Hello guys, good day sa inyo lahat. For today's video, magkakabit tayo ng temperature gauge para sa ating Radar 150 Fi. So ito, open ko na yung box. Laman ng box ay ito yung module, tapos ito yung sensor, tapos ito yung adapter. So nakaganito siya. Ito siya nakalagay. And then may kasama siyang holder. So ito yung kasama niyang double-sided tape. Hindi ko siya ginamit. So gumamit ako ng double-sided tape na 3M para mas matibay. Ito yung extension ng wire para dito at dito. And then yung clamp para dun sa hose, para dito sa adapter, tsaka dun sa hose at manual. So yun, kabit na natin guys. So guys, bago tayo mag-install ng dito natin ilalagay yung sensor, temperature sensor. So kailangan natin baklasin tong leg shield na to, tsaka yung head kailangan din natin baklasin. So ako, natanggal ko na yung head. So ayun, kailangan natin baklasin na natin to. So next step natin guys, kailangan natin i-drain yung coolant mula dito sa radiator kasi tatapon to pag pinutol natin mamaya dito. So yun, drain na natin. Patay ng pansahod sa ating drain. So itong nut na to guys, ang drain, yung drain plug nya. Try natin maluwagan yung kailangan natin buksan para bumaba na siya. Kasi hindi siya bababa kapag hindi natin niya binuksan. Kalakas! After draining, hahanapan na natin itong pwesto. Itong ating water temperature sensor adapter. So bali dito natin siya ilalagay. So kailangan natin tanggalin itong hose na to gamit ang Phillips screw, flat screw. So guys, ang nakuha natin is 18mm water temperature gauge. So bali ako, dito natin siya ilalagay. Ito ang area na to, ang babawasin natin. So ayan, putulin na natin. Thank you.
Ayun, nabawasan natin to. So, pasok na natin. Medyo matigas lang to. Huwag muna pala natin kakalimutan yung kanyang clamp. Bago mo siya ipasok, lagay mo na yung clamp para mamaya hindi tayo mahirapan. So, nailagay na natin. Position niya guys, ganito eh. Nailagay na natin siya, higpitan na natin. Ito na lang kabila. So, ayan. Ayan na yung position niya guys. Sana hindi umiksi. So, lagay na natin yung clamp. So, ayan guys. Nakabit na natin yung adapter ng ating sensor. So, balik na natin. Balik na natin yung hose. So, kailangan na natin higpitan yung mga clamps para masecure na natin na wala siyang leak. Talang natin tong sensor. Kailangan ng 12mm para may assure natin na may hindi. And so on. We're all set. Secure na lang natin itong ano, itong clamp para wala siyang leak. Okay, that's it. And we're all set. Then sunod, ang isa-set natin yung holder. Dito rin natin siya lalagay kaparehas nitong ng voltmeter natin. Dito natin yan ilalagay. 12mm. Lagay na natin. Check natin kung sumasayad. Ayun. Hindi. So okay, walang sayad. So ako, hindi ko ginamit yung free na foam tape. Gumamit ako ng 3M para mas madikit. Ilalagay na natin yung module dito. Gagamit ulit ako ng 3M tape para mas madikit. So guys, pupunasan ulit natin siya para maalis yung mga dumi. Kasi hinawakan natin, medyo nagmamantikayan para sigurado yung dikit at dikit na dikit. Lagay na natin. Yun. Okay. All set na tayo. So, next is wiring naman. So, yung wire, lulusot ulit natin dito. So, again, itong red na wire, kailangan natin siyang ilagay dito sa socket. So, ako, meron kasi akong SGP alarm. So, ito yung stack natin, same dito, magka-green, magka-rugtong. Kaya, kaso, pag meron kang SGP alarm, meron na tong dalawang socket na to. So, kukunin natin is yung kulay orange, yung after ignition, para pag naka-off yung susi, naka-off din ang ating monitor dito. So ilalagay natin siya sa kulay orange. Ganun ulit, susuksok lang natin para walang putol ng wire. So eto, tingnan natin, ito kulay orange. So itatapat natin siya dito. All set na tayo.
So yung black wire, hahanap ulit tayo ng anything na ground from wiring. So ito dito, black to, so negative to, doon natin ilalagay. Pwede natin siyang isabay doon sa ground nung ano, nung voltmeter. So ayun, all set na tayo. So next, ilalagay na natin yung extension. Lagyan natin siya dito. Halapan natin siya ng magandang pwesto. Bilang dulo, lagay na natin. Tapos yung sobrang wire, i-arrange natin para hindi makalat. Masyado kasi mahaba. Gamitin natin yung cable tie. So, all set na tayo. Kailangan na natin magsalin ng coolant dun sa, kasi nag-drain tayo kanina. So, let's go. So, guys, kailangan natin balik yung drain plug. Kasi magsasalin na tayo ng coolant sa ating radiator. Sali lang tayo ng coolant. Sige na natin yung takip. Then, nagsalin ulit tayo sa reservoir. Yun, all set na tayo. So, kailangan natin yung testing kung effective ba. So ayan guys, nagsimula tayo sa 33. Titignan natin kung hanggang saan, kung effective ba, kung tumataas ba yung temperature. Radiator fan. Ayan, umiikot na siya. 100 degrees. So, ito, tuloy-tuloy na yung drop niya. So, bali, effective yung ating thermometer gauge. So, ayan. This time, kailangan na natin ibalik ang ating, ano, ating mga failure. So, tuloy-tuloy pa rin siya. Maandar pa rin yung fan. Yun, namatay ulit siya sa 90 degrees. So pag 100 degrees na, bumubukas na yung fan. So ayun, ayos yung ating ano, ating thermometer temperature gauge. So ayun, this time kailangan na natin ibalik ang ating fairing.